So we are back again mga kaiba. So welcome back muli sa Galatians Love Vlog. And for today's video nga po, papakita ko sa inyo yung ibong ko na bagong tinetraining. So yun, kung mapapansin nyo ngayon, wala na yung kulungan natin dito. Yan. Yung sa mga nanonood ko ng vlog, yan. Diba? May ano tayo dito. May kulungan tayo dito. Yan. Inalis na natin yan. Yan. Siguro mag-i-insert ako ng konting video kung paano namin tinanggal. Yan. Pero hindi naman totally porky tinanggal. Quit na sa pag-iibon. Siyempre, mas pinaganda natin yung lagayan natin ng ano, ng kulungan. Yan. O nga pala, yung ibon na tinetraining natin pang street race. Kasi yung last na street race natin, talo tayo. Siguro, matanda na lang talaga yung ibon natin kaya tayo natatalo. Palusot pa yun, no? So, yan. Dito yung nakakulong data yung tinetraining ko. Yan. Samba. Ano, rangan. Yan. Nandito kasi yun. Yan. Dito sa sulok na to. So, yun. Nilipat ko na siya. Yan. Ito na. Pakita ko sa inyo yung ibon natin. Yan. Ayan, eto na. Gumawa ko dito ng kulungan na pang ano, pang street race natin. Ayan, dyan. Yung double cage. Kasi para mas madali mag-training dyan na pang street fight na ibon eh. Mamaya, papakita ko sa inyo kung pwede na ba natin isali ito sa street race. Ayan. Pero mga kaibon, papakita ko sa inyo kung saan na nga ba nalipat yung aking kulungan. Ayan, eto na. Ayan. Ayun. Nasa taas na. Yan, nasa taas na yung kulungan natin. Mas maganda na yung alagaan natin. Kaso, hindi ko kayo maitutur ngayon dyan kasi wala, hiniram yung hagdana natin eh. Hindi, babalik siguro maya-maya pa pag magpapatuka na tayo. Ayan, saka ko na kayo itutur dyan. Siguro next vlog na natin, itutur ko kayo dyan. Ayan, ito lang muna papakita ko sa inyo. Yung pagtitraining ko sa ibo natin. Ayan, pang street fight. Matapang yan eh. Kaya hanap muna tayo ng cameraman natin para kitang-kita niyo yung ano natin. Kung paano ko siya tinetrain. Mamaya na lang ulit. So yan na mga kaibon, papakita ko na sa inyo kung paano ko tinetrain yung ibon natin. Ito na yung gagawin natin pang street fight. O nga pala, itong ibon na to, ibon lang nung kapitbahay natin dyan. Pero yung ano naman yon, yung tito ko yon na naisasama ko minsan sa vlog ko. Doon siya galing, bali nagkameri siya ng sakit ng baliling, tapos napagaling lang natin. Kaya yan ngayon, ayan, okay na siya. Papakita ko sa inyo. Yan, ito kasi yan, kaibon, yan. Napakatapang yung kalapatan na yan. Kaya siyang naisipan kong ilaban ng ano, na i-training na pang street fight. Ayan, kasi magandang ano. Basta pag mag-aalaga kayo na pang street fight, ganyan ang pinakamaganda, yung matapang. Yung mahilig mag-territorial. Pero pinaka-the best, gawagawan niya sila ng bukod na kulungan talaga kasama yung asawa niya. Saka, ayan, ito, pinakamaganda lang pagka double cage, advantage lang. Madali mag-training. Kasi, ayan, lumawa, pag ang ibon nyo ay, kumbaga hindi nyo sariling painakay, pero yung asawa, kailangan, butcher sa inyo, para, ayan, gaganyan nyo lang. Para umalis man siya, babalik at babalik din. Ayan, katulad yan, diba, sabi ko nga na itong ibon na to, ibon ng kapitbahay natin na butcher lang. Pero yan, pumunta pa rin naman doon sa nung unang alpas, pumunta doon sa dati niyang tirahan. Pero hindi naman pumasok sa kulungan. Tapos kinatanghalian, bumalik rin naman siya kasi nga, binalikan niya yung asawa niya. Ayan, oh, di ba? Ayan. Oh, di ba? Ayan, nung una, inuulutan ko siya ng tinetraining ko. Pero ngayon, hindi na. Kasi, yan ang kagandahan pagka yung sobrang tapang talaga. Kahit kamay na lang talaga. Yung makita ka lang niya na makita ka lang niya sa kulungan, mapalapit pa lang, galit. So ayan mga kaibon, papakita ko sa inyo gaano kabilis. Tinatapik ko lang yung ano, tinatapik ko lang, napasok na siya. Ayan na oh. Ayan, diba? Tikatok lang siya mga kaibon. Pero pagka yung inaanoan ko siya ng pangulot, mas mabilis. Ayan oh, kita niyo naman mga kaibon oh. Yan, yan ang purpose ng division, no? Kahit maiwan yung bukas yung ano, yung asawa, yung kulungan ng asawa niya, okay lang. Yan, testing natin, ipapaano natin, papahagis natin doon sa malayo-layo. Oh. Okay, hagis mo doon.
May taga-hagis tayo dun eh. Hawa mo lang yan, ganyan. Yan, ganyan ha. Doon mo yan, guys. Malayo-layo. Doon sa may dulo ng subdivision, kila Kuya Harold doon. Okay, Ibon, antay na lang natin yung iba. Pinaalpasan natin dyan. Malapit lang naman. Para makita natin kung gaano siya kabilis pumasok. Kung pwede na ba natin siya ilaban ng street fight. Yan. Antayin lang natin, mga kaibon. I-video natin. Yan. So ngayon, kalimitan kasi mga kaibon, dito siya napatak eh. Dito sa kulungan ko na to. Yan, dyan. Pero ewan natin ngayon. Kasi nga, tinetraining pa lang natin kung paano ba siya magla-landing. Pero mas maganda sana yung dire-diretso sana eh. Pero kanina, hinagis ko naman. Nag-diretso siya dito. Yan, yan. Pero ngayon, antayin natin. Kasi tinutopak pa eh. Nadapo pa siya doon sa pinaghahagisan eh. Ayan, ayan na mga kaibon. Ayan o. Oh. Ayan na mga kaibon. Ayan o. Oh. Dikatok na lang siya mga kaibon. Ayan. Pero hindi siya naghahabol sa asawa niya. Ayan. Bali matapang lang talaga. Masyadong territorial tong ibon na to eh. Kaya mabilis talaga siyang pumasok. O, alpasan ulit natin. Dikatok na lang siya eh. Galit siya sa kamay ko eh. Oh. Nanuno ka. Pero try ulit natin. Isa pa, isa pa. O, ayan. Diba mga kaibon? Yan, nabanggit ko nga. Itong ibon na to ay ano, baleling survivor. Yung virus. Hindi ko alam kung baleling o adenovirus eh. Pero yan, makikita nyo. Ang ganda. Kahit nandun pa ito sa totoong amo niya, kay Kuya Harold, ganyan na talaga siya. Halos nambubugbog lahat ng kasama sa kulungan. Kaya sobrang tapang. Yan. Testingin naman natin ng may pangulot kung mas mabilis ba siya. Yan. Papahagis ulit natin. Yan. Pero kukuha muna tayo ng pangulot. Yan. Sara muna natin. Ah, kahit di na pala isara. Mga ano naman yan, hindi naman yan nalayo. Diyan lang siya. Yan, kuha muna tayo ng pang-ulot. Ayan, mga kaibon. Testingin natin siyang ulotan. Ayan, tapos lalagyan natin yung pang-ulot natin dito sa asawa niya. Ah, para galit na galit. Yan, tapos, papalpasan ulit natin yung ibon natin. Yan mga kaibon, papahagis na muna natin ulit yung ibon natin. Papakita ko sa inyo kung saan siya mas mabilis. Para diba na? Pahagis ko. Ah, dun lang ulit. Doon kila Kuya Harold, sa dulo doon. Ah, nawak na natin yung pangulot natin. Ah. Ito nga dito. Kuha ako nga na mo din. Antayin lang natin. Nakapin natin. Ayan, antayin lang natin mga kaibon. Ayan. Iyano natin pa. Pangulot natin. Ayan. Ayan. Run. So yan na ilalaban natin ng pang street fight. Sarana na natin, nakakita nyo na naman eh. So yan, okay na nga mga kaibon. So, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag nyo naman po makalimutan mag-like, comment, and subscribe na rin po mga kaibon. At makikipindot na rin po yung ano, notification bell natin para laging updated sa mga bagong videos natin. Yan, shoutout nga pala kay Roger ano, Rosario, saka kay Joshua Rosario, saka kay Netoy Line, saka yung number one fan ko sa lahat ng video ko. Itong batang to, hindi ito nawawala ng comment kada video ko. Halos lahat na ng video ko napanood niya. Kaya sabi niya, pag nakikita niya ako sa reels, sabi niya sa akin, Kuya Mac, shoutout mo naman ako. Ako nga pala, malapit na nga rin pala tayo ma-monetize sa YouTube natin. Bali, 90 na lang ata na subscriber ang kailangan ko. Tapos 200 watch hours na lang mga kaibon. So yun, baka naman. Baka naman mapunan na natin ngayon. Itong video na to. So yun, ma-monetize na tayo. Maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta sa vlog natin. So yun lang mga kaibon.
keep on watching lang tayo. Maraming maraming salamat. I should fuck her in the best.